mga katronic. Ngayon meron akong isa ditong repair na Sanyo Slim Flat TV. Sabi ng may-ari, ito daw ay nalaglag. Ayun. Share ko na lang ng konti. Ito kasi may basag yung board. Akala ko yun lang ang kanyang defect. Pero may iba pa palang sira to. Pakita ko lang sa inyo. Share ko na lang ng konti. Okay po. Ayan po mga katronic. Ito yung ating motherboard. Nahulog daw po ito sabi ng may-ari sa mula sa kanyang pinagpapatungan. Kaya nabasag yung board niya. Ayan po, may crack. Aabot siya halos dito sa part na to. Akala ko po yan lang ang defect, kaya nung may jumper ko, nabuhay ko naman siya. Pero meron pa pala siyang isang trouble na lumitaw. Kaya sabi ko, pwede share ko na lang para makita rin po ninyo. Sana makadagdag ng kalaman lalo sa mga baguhan. Okay po. Plug natin. Plug natin then on. Ayan po. Nag-on naman po siya. Nag-okay yung ating mga jump na ginawa. Nabuhay siya. Ang problema dito nakikita kong isang mga katronic, may maitim siya sa baba. Buo naman yung sa taas. Pero sa baba niya merong black horizontal line nasa babang portion. Dito good naman siya. Lipat natin ang channel. Ayun, kitang kita mga katronic, merong itim sa baba. Ayan. Tapos yung kanyang sa taas parang medyo humahaba. Okay po. Bali ito po parang sa vertical nagkakaroon ng defect. Off natin. Meron po ako ditong chine-check. Ito po, may capacitor siya dito. So may vertical, ito po yung part ng vertical niya. Meron po ditong isang capacitor, itong part na to. Yan po ay 50 volt, 3.3 UF. Try natin pong i-check kung siya ay... Pero alam ko dito sa part na to, pwede naman tayo ditong mag tap muna para matry natin. Okay, yan po mga katronic, may itim sa ano, sa vertical. Ito pong part na to mga katronic, ihahang muna natin. Then magtatap po tayo ng, meron ako ditong isang nakuha na capacitor 50 volt 4.7 UF. Itatap muna natin siya dito sa part na to. Kasi doon din naman papunta yung line niya. Ito yung negative, tapos ito yung positive. Tapos ihahang natin tong isang paa ng ating capacitor. Okay po, ihahang ko lang. Ayan po mga katronic. Nakahinang na po siya. Nakalakay natin. Ayan po. Ito pong isang paa ng capacitor, ihinang po muna natin, tinanggal natin yung hinang. Then yung paa naman ito, dito natin siya tinap, nakatap lang siya doon. Bali yun din naman po yun, may sign, huwag po kayo magkakamali sa negative sign. Okay po.
Then pwede na natin siyang i-try kung mawawala yung kanyang guhit. Power on ulit natin. Ayun po. Parang ang nangyari po ang nangyari po sa kanya ay nahati yung screen niya. Lipat natin. Nagkaroon na rin siya ng itim sa taas, pero yung itim sa baba medyo lumiit po ng konti, hindi tulad kanina nung hindi pa natin itinatap yung ating capacitor. Ngayon ay hati na siya. Yan po ay pwede na siguro natin sa service mode. Pwede natin palabasin service mode, saka natin siya itataas ulit. Kasi hati naman na yung kanyang itim. Hindi tulad kanina na sa baba lang yung may itim. Ganon din po yung mga katronik sa ibang part. Yan na lang ang inuna ko dahil na-check ko na nagkaka-defect na yung kanyang isang kapasitor na 50-33.3 UF. Marami pa po yung mga kapasitor na nakalagay. Pwede naman po kung hindi naman, kung baguhan lang kayo at nag-check pa lang ng part, pwede nyong tapping lang. Yun yung isang technique lang ng technician. Marami po yung kapasitor ito. Bali ito yung ating tinanggal. Kung duda naman kayo na ano, pwede naman ninyong tapping-tapping lang sa likod. Ihahang nyo lang isang paa, then tap ng isang kapasitor. Nagkakaigi naman siya. Ngayon, ibig sabihin, dun sa tap natin, naghang tayo ng isang paa, tapos nilagay natin to. Naging okay naman yung screen natin sa kabila. Meaning, pwede na natin siyang service mode. Kasi kung magsi-service mode tayo na hindi natin nahahatiin yung itim, kung nasa baba lang, mahihirapan po tayong i-adjust. Mas mabilis mag-adjust kung kalahati siya, may itim sa baba at sa taas. Okay po. Try nating ibuuin to, ilalagay natin doon, papalitan natin yung isang kapasitor doon para ma-adjust natin siya pagka nailagay na natin doon yung board sa kanyang lagayan para may adjust natin sa ating remote. Okay po, uuwiin ko lang po ito, ililipat ko doon sa kabila. Okay po, ito na po yung binuo ko. Nagkaroon po siya ng itim sa taas saka sa baba. Kanina po nung hindi natin siya itinatap yung kapasitor, ibaba lang ang may itim. Ngayon nagkaroon doon sa taas. Ngayon, palalabasin naman po natin ang service menu para medyo may adjust natin yung kanyang vertical. Okay po. Ayan po. Ang service menu po nito. Menu. Buti hindi pa nasisira yung ibang switch kasi niya. Sira na. Menu. Try natin kung nagana yung menu. Yun, nagana naman yung menu niya. Then try natin yung remote kung nagbo-volume, nagana naman siya. And number 2, ang service menu po nito ay menu, then hold menu, then pipindutin natin yung number 2. Hold menu. Medyo wala lang tayong kasama. Kaya hindi natin mahawakan yung ating cam. Po, yung number 2 natin. Then menu. O-hold lang po natin yung menu. Then pindutin po natin yung number 2. Ayun po. Lumabas yung service menu. Then remote na po ang pagaganahin natin dito. Hanapin lang po natin yung meron naman po dito sa baba. EGC. Hanapin lang po natin yung
vertical, B position, B size. Ayan po, lumabas yung B size. I-adjust po natin kasi medyo pantay naman yung ating itim sa taas at sa baba. Ayan po, B size. Ayan. Okay po, wala na. Okay na ang kanyang itaas at ibaba. Ayan. Meron pa siyang ano, mga B-line. Pwede naman ninyong hanapin kung may mga B-line siya. Tatama lang natin kung saan siya mawawala yung kanyang itim sa baba. B position. Yan, pagka ginagalaw nyo po, may mga ibang lumalabas. Babalik nyo na lang pagka hindi siya tama dun sa ini-adjust ninyo. Yan. B size. Okay po, sa part na to, shoutout muna tayo kay Sir Mark Joan TV. Position. Isa rin po siyang vlogger. Panoorin niyo po yung kanyang mga vlog sa YouTube. Maraming salamat Sir Mark Joan. At saka kay Sir Magic Hand. Siya po ay taga Olongapo City. Sir Magic Hand, salamat po sa walang sawang panonood ng ating channel. Wala na po siya. Okay din yung nasa taas, hindi naman siya humahaba. Try nating tanggalin. Power off. Then power on ulit. Ayan po. Nag-open na ulit siya. Okay na. Ang kanyang screen. Wala na rin po siyang maitim sa baba. Okay din naman siya sa taas. Medyo yung kanyang yoke lang, medyo parang nagkakaroon siya ng bewang, pero okay na. Saka yung tube niya medyo malamlam na ng konti. Okay na po. Sana nakadagdag ulit ng kaunting kalaman yung ating itinapping lang na capacitor. Pinalitan lang natin yung ating 3.3 50 volts. Okay po.